For today's video, gagamit tayo ng MaxiScoot Yamaha T-Max 560. Sa starter tayo ngayon. Ooh, green boys, let's go. 140, 150. Ooh, basic sa kanya. Sir, naisun niyo po. Gap. Gap, gap po, gap. Alito. Ah. Kawasaki Z900 RS. BMW GS 1250, Yamaha Tenere 1200, saka GS R 1200. Ayan kami. Oh, Jay, si Kamsa? Sorry, na-late? Ano lang, tagay-tay lang din. Hindi naman, ano eh? Ma'am, paano ako? 95 octane at full tank automatic lang. Ma'am, hanggang dun lang sa ano ah, sa yung may guhit sa bilog. Tapos ma'am, may ano ako, yung VIP. Pwede bang number na lang? Oh, sige. Sige pa ma'am, konti pa. 560. Okay na. What's up mga papi, nag-full tank na tayo dito sa may Sea Oil Maya pa. Price is 60.10. $0.926. Ayan dito mga papi, 60.10 pesos lang per liter yung premium gasoline na 95 octane. Yun yung kinarga natin sa ating Yamaha T-Max 560cc MaxiScoot. So liter, sa later part ng video natin, titignan natin kung gaano ba katipid tong MaxiScoot. Magra-ride tayo, after natin mag-ride, magpapa-full tank ulit tayo. Tapos mamaya, magpapa-full tank tayo. Kung ilan yung ilang litro yung mapakarga natin mamaya. Meaning siya yung nagamit natin na fuel all throughout dun sa ride. Tapos ngayon since full tank tayo, i-reset natin yung trip meter niya para naman ma-measure natin ilang kilometers yung natakbo niya para dun sa specific liters na ikakarga natin mamaya. Basically, kukunin natin yung kilometer per liter fuel consumption nito. Ayun. So, stay tuned lang mga papi. Mamaya, i-compute natin yan. So ngayon, punta tayo sa total. Magra-ride tayo. MaxiScoot on Expressway Gaming. Let's go mga papi. Amaze ako, tinan nyo naman. Yan. Konting tiga from 100 to 120. Meet upin natin yung grupo natin ngayon. Shout out sa aking bagong grupo. Recruit ako ng aking Tito. Ayan, Tito Alex. So matetest natin yung ano nito, fuel efficiency in terms of long ride. Yan. So pag drive naman, hindi tayo magiging conservative. So expect nyo, more likely ito yung magiging fuel consumption kapag naka T-Max kayo. Ayan na sila. Ayan. Steering
ka? Rain gear. Ay, wala akong dala dito. Pero ito, ano na to? Waterproof na to dito. Opo. Meron na sa loob. Trip mo. Hindi. Gusto ko lang pasalamatan sila Superbike Center Diversion Road Branch at si Super GT Motor Sales and Services Incorporated. What's up mga papi? Yan, nag-breakfast ride lang kami eh. Kasama ko ang grupong Shento Pilipinas. Ayan sila. Woo! So riding comfort, napakasarap i-ride na itong T-Max. Ito ang big brother ng ating mga N-Max. 560cc maxi scoot, automatic, wala nang cambio-cambio or clutch-clutch, throttle-throttle lang. So mga babi, no, so far napansin ko sa kanya handling, mahaba yung wheelbase or yung pagitan ng gulong sa harap saka sa likod, pero pag niligo mo siya, hindi siya parang, alam mo yun, yung nabanking ng alangan. May ganong feeling kasi kapag mahaba yung wheelbase eh. Pero dito sa Maxi Scoot, okay siya. Comfortable ako, saka confident akong iliko, ibanking. Ayan. Tapos yung preno niya, malakas. 560cc na Maxi Scoot, meron siyang dual disc brake sa harap. Kaya ang masasabi ko, pag pumreno ka, meron talaga siyang bite. Gusto ko yung braking bite niya. Ayan o. Oh. Ayan. Pag sa tutukan to, maasahan mo to. Tapos yung preno niya sa likod, malakas din. So again, shout out sa ating grupo. Nakasama ngayon, we are an official member na ng Shento Pilipinas. Headed by our Tito Alex, Attorney Alex Faustino. Shout out. So my formation, kapag ganito, staggered. Ibig sabihin, magkakaano kayo. Yun. Yan, nakikita nyo. Yan. Yung rock and roll. Ibig sabihin, salitan kayo sa linya. Hindi kayo isang straight. Tapos sa fuel naman natin, hindi pa nababawasan since nag full time tayo. Since nag full time. Ano, trabaho? Since nag full tank tayo kanina. So mamaya, titingnan natin yung kanyang fuel consumption. So gusto ko lang i-mention na yung upuan niya sobrang comfortable. Ang lambot, ang taba. Although yun nga, one of the drawbacks ng may matabang upuan is hindi ganun kataasan yung T-Max, pero since mataba yung upuan mo, wide, medyo kailangan mo bumuka ka. So yung legs mo, yung pag-abot mo sa ground, parang medyo matitiptoe ka. Pero abot na abot naman. Yun nga lang, kapag dalawang paa nakaganyan yung paa mo, syempre nakabuka ka. So parang feeling mo mataas yung motor, pero in actual hindi naman. And then visibility, wala akong problema. Although na-mention ko kanina, medyo parang maliit yung salamin niya. Ayan, yung side mirrors niya. Ano naman siya, sufficient naman siya para makita mo what's on your side. Tapos itong windscreen niya, napaka-useful. Kasi pag dumaan ka sa expressway, tapos high speed ka, yung wind na feel mo sa katawan mo is very minimal to negligible na. Although yung height niya is, for me, okay lang, kasi ito may hangin na dadaan dito, tumatama sa ulo ko. So hindi ako naiinitan. I mean, nakukul pa yung ulo ko, may tumatamang hangin sa helmet ko. So good siya para sa akin. Ayan, single line lang. Sorry, singit ko lang. Single line. Yan. Sabi ng ating spear. And pass out until the end of the line. Single line. Ibig sabihin ganyan. Grabe! Acceleration! Para sa isang scooter! Single file. Shout out! So height check mga papi, kasama natin ngayon ang tropa nating si JC. Yan, si Papi JC. Ang height niya ay 5'7". Susubukan niya ngayon sa kanyang T-Max. Ganyan na itsura ng 5'7 kapag sumakay sa T-Max. Dalawang paa, nakababa. Pag isang paa,
katulad Yamaha T-Max o ata Maxi Scoot. So yun mga babi, update time check 3:43 PM. Baka dito na tayo magana sa Petron. Magpa full tap ulit. O pwede 61 premium. Dito tayo sa XCS. Yan. Full tank automatic, wait lang, isa setup ko lang. Ha? Mabigat. Ano sir, ano 95 tapos i-automatic full tank mo lang. Hanggang dito lang sir ha. Sige pa sir. Okay na. Yan, ilan yan? 5.88 liters mga papi. Ayun na. Full tank 5.88 400. So nakita nyo mga papi, 5.88 liters yung kinarga natin. Meaning from the full tank kaninang umaga, naka-consume tayo ng 5.88 liters. So, ang current mileage niya na natakbo natin since morning is 132 kilometers. 132 divided by 5.88. Ang fuel consumption niya is 22.45 kilometers per liter. So, yun mga papi. Nagpalit lang ako ng battery. Saka nagtanggal na ako ng jacket. Ang init kasi. Time check, 4:03 na ng hapon. Ayun, so yun, sinasabi ko kanina, ang fuel consumption ng T-Max, Yamaha T-Max 560cc is 22.45 kilometers per liter. So sa ganung fuel consumption, sa ganung value, for me, this is a good beginner bike or first big bike. At maganda siya pang daily for me. Kasi sa ganung fuel consumption, magkakaroon ka na ng comfort riding, tapos yung power ibibigay niya sa'yo. So with that being said mga papi, I think that is all for this video. So yun mga papi, I hope may natutunan kayo sa video na to at nag-enjoy kayo sa panonood. So this is Optimum PH mga papi, signing off. See you in the next video. Peace out. Let's go.